tawag dyan is Jordan 1, Jordan 1 Union LA. Ito sir, Air Force 1 Low Triple White. So ito yung mga, ito yung pinaka-basic na sapatos dito na halos lahat ng estudyante. Ito yung inaalay. For example, pumasok ako ngayon at bubili ako ng Jordan 4 na ganito. Yes, magkano ang ibenta mo sa akin ito? Sir, ito, una kong sasabihin sir, 25. 25? Ah, okay. So magkikipag-negotiate. So para mag-haggle tayo sir. As of now, ang bigay namin dito is 350. 300? Yes. Pwede pa kong hawakan mo? Yes, nakahawak nila ko. Guys, 350,000 Jordan 1 of White Boss. What is up mga ka-chow? Another good day, another great store ang aking ipi-feature sa inyo ngayong episode. Naghahanap ba kayo ng mga high-end shoes, collectible, at saka mga rare na sapatos? Well, andito tayo ngayon sa Sneaks and Scissors in Baguio City. Isa sa mga tindahan ng high-end na sapatos. Hindi lang yon, meron din silang barbershop sa loob ng kanilang sneaker store. So samahan niyo ako. Let's go! First of all, I would like to thank Sir Donald, the owner of Sneaks and Scissors, for allowing me to vlog his awesome sneaker slash barbershop. Talagang pangmalakasan yung mga tinda dito, no? And although high-end store siya ng sneakers, still, mas mababa pa rin sila sa ibang mga high-end sneaker stores. Okay, so hindi ko napapatagalin pa. Tara! Interviewin na natin si Sir Donald at tignan ang kanyang awesome sneaker slash barbershop. Let's go! Alright, andito tayo ngayon with Sir Donald ng Sneaks and Scissors, siya yung owner. Sir Donald, thank you very much for inviting us. Yeah, thank you din, boss. Sir, kailan mo tinayo itong store mo? Nag-open lang kami nung end of October. So, 2 months pa lang sa boss. Ah, 2 months pa lang, bagong-bago. Yes, boss. So, ang ganda ng concept, no? Bakit mo naisip ihalo yung barbershop sa sneaker store? Supposedly, boss, sneaker shop sana siya na coffee shop, pero pinagbawal kasi yung coffee shop. So, nag-isip ako kung ano yung alternative na pwedeng ipalit. So, yun, barbershop, which is combo naman kasi habang may nagpapagupit, namubudol kasi nakikita yung background sa patas. Parang actually, ang ganda ng concept mo dito. Tsaka ang ganda ng store mo. Yes, boss. Sarap lang ang school. Okay. So, Sir Donald, samahan mo ako, ha? Sure. Tatanungin kita sa mga pangmalakas mong sneakers, yung prices, at saka yung model, okay? Alright. Alright, so simulan naman natin sa mga entry level ni Sir Donald, no? Katulad ito. Sir Donald, anong tawag dito? Ito sir, Air Force 1 Low Triple White. So ito yung mga, ito yung pinaka-basic na sapatos dito na halos lahat ng estudyante. Ito yung hinahanap. Halos actually lahat ng walk-in Air Force 1 talaga. So magkano ang bentahan natin? As of now sir, dahil tumaas yung ano niya, yung retail niya, 7,000 na kami dito. 7,000 from 65. So 7,000 na siya dito sa store. And that's brand new, right? Brand new po lahat. Okay. Ayos. Sir, naman, Sir Donald, ano tawag na? Ganda na ito, ah. Mm. Ito, sir, Jordan 4 Red Thunder. Red Thunder. Bale, released to last year. Tapos, ang price nito ngayon dito sa amin is 20 to 23,000. 20? To 23,000. 23. Bakit nag-iba? Sir, depende kasi sa ano eh. Sa availability na sa market. So, nung una, mababa siya dahil marami pa kaka-release. Okay. So, abang yung demand tumataas, dumilit yung supply. For example, pumasok ako ngayon at bubili ako ng Jordan 4 na ganito. Yes. Magkano ang ibenta mo sa akin ito? Sir, ito, una kong sasabihin sir, 25. 25? Ah, okay. So, magkikipag-negotiate. So, para mag-haggle tayo, sir. Alright, so you mean, bibigyan mo kami ng presyo, pwede pang makipag-negotiate? Yes, depende sir. Kung matataas talaga yung presyo ng sneakers, doon kami nakikipag-haggle. Pero minsan, kagaya ng mga to, fix na kami kasi minsan, 5,000 to 1,000 lang yung ano namin. Okay. So yung mga nasa 20,000 pataas, yes, sir. Pwede pang mag-aaral. Yes, sir. Doon po. Alright. Itong Jordan 4, 20 to 23,000. Yes, po. Punta naman tayo sa medyo pangmalakasan talaga ni Sir Donald. Alright. Muna tayo magpaligoy-ligoy pa. Punta na agad natin yung pinaka-pangmalakasan ni Sir Donald. Bro, saan dito yung pinaka-pangmalakasan mo? Yung pinaka, kumbaga, pinaka-high-end dito sa store? As of now, boss, itong Jordan 1,
Ay, wow. Off-White na Chicago. Okay. So, ito collaboration siya with Off-White brand by Virgil Abloh. Mm-hmm. So, ito boss, nirelease siya noong 2017 and 2018 yata naglabas siya. So, dati ang price nito is nasa around 70,000, 100,000. Okay. Actually, pumalo pa ito ng halos 500 to 600 lang, alam ko. Grabe as of ito? Now, yes sir, as of now, ang bigay namin dito is 350. 300? Kaya yes, pa kong hawakan bro, nakahawak nila ko. Guys, 350,000, Jordan 1. Off-white boss. Off-white. Grabe, no? 350K. Sa mga ganito ba, pwede bang makipag-haggle pa sa'yo? Yes naman, boss. Okay, so brand new din ba ito? Ah, yes, brand new naman siya, boss. So, Jordan Off-White, 350K. Sa mga gusto makipag-haggle kay Sir Donald, no? Punta kayo dito, silipin pa natin yung iba niyang mga sapatos. Ayan, boss, sige. Ito size 11 to mga boss. 11. Boss, ito meron kami dito pero used to, boss. Used. Yes, ito. Jordan 1 Off-White din siya. NRG, Europe exclusive lang siya. Okay. So, exclusive lang siya sa Europe. So, doon lang talaga naman dito. Yes, boss. Bale, ito consignment to, boss. Tumatanggap kami ng consignment dito sa shop, mga okay. boss. So, pag may mga pairs kayo na hindi nyo mabenta, tinatanggap namin. So, kami magmamarket. Ah, okay. So, may nagpabenta sa inyo ito? Yes, boss. Parang ganun. Alright. So, ito, ang price nito ngayon is around 450 to 500. Parang ganun na siya. Ang benta namin dito sa store is 220. Oh, pero used once kasi to boss. So nagamit na siya. Ay okay, so nagamit siya. So pag unused na sa 500k. Yes boss, pag dead stock po siya. Pwede ko bang hawakan yes, boss, din? Pwedeng-pwede. Wow, ang ganda. So ang benta mo doon sa 200,000 dahil yes, nagamit ng isang beses. Ah, nagamit na po siya boss. Pero guys, kung hindi mo titingnan yung suwelas, bagong-bago pa. Technically brand siya. Kanya yung suwelas parang sinukat lang sa ano eh, sa floor ng bahay. 200,000. Jordan 1 Off-White NRG Europe exclusive. Europe exclusive Europe exclusive nasa Pilipinas. Aba. Ito boss, okay din naman siya. Isa sa ito yung pinakalas na ni-release ni Virgil Abloh nung bago siya mamatay. Si Virgil, yes, patay na siya yung okay. Yung owner ng Off-White. So yun, rest in peace. Okay. Bali nilabas niya to last year lang. So parang ito nung unang labas is parang nasa 30,000 ganyan. So ngayon parang dalaro na siya sa 50 to 60,000. 50 to 60,000. Yes. Abantahan mo. 60,000. Yes. Lalo sa size na malalaki. Kasi yung mga size na malalaki ngayon, ganda. Boss, yun yung kanilang hinahanap. So, brand new? Yes, brand new. 60,000. Size? 10.5 po. 10.5. Yes. Sa mga naghahanap, ha? Yan. May, bali, may sign siya ni Jordan. Oo nga, eh. Yes. Michael Jordan. Pero yun yung hindi authenticate na, ano yan, hindi authentic na signature. Firma yan. Parang, ano siya, sa production. Okay, okay. Pero, kasama sa design. Michael Jordan. Yes, alright. Ngayon, isa sa mga best-selling namin is itong Jordan 1 Low Zion. Kay Zion Low Williams. Zion. Yes. Player exclusive ni Zion Williams. Yan yung Voodoo. Okay. Yan. Magkano so, naman to? Yan, ang benta namin ngayon dito sa shop is 18,000 to 20,000 pesos. So, kung ako yung tatanungin as a collector, habang maaga pa, habang mura pa, bumili na kayo. Okay na naman kasi 18 to 20,000 lang ang bentahan, sigurado magmamahal. Yes, boss. Ano? Kasi, ito, Travis Scott namin na low reverse mocha. Ang benta namin dito is 85,000 ngayon. Pero pag ikukumpara mo yung quality, yung materials, mas premium. Parang yung, ito, yes, mas boss. Ang tindi ng ano na ito, no? Yes, boss. Magkano ito ulit? 85,000 pesos. 85,000? Yes, meron. Travis ito, Scott. Oh, naririnig ko yan. Marami yes, kang Travis Scott dito, no? Saka, ito naman, boss, isa rin sa mga magandang collab ni, ano, ni Travis Scott. So, ito, tatlong brand na collab to. Travis Scott, Cactus Jack, Fragments, Japan, ano siya, Japan brand po. Japan brand. Tapos okay. Jordan. So, yan. Ito yung Jordan 1 Low, Travis Scott Fragments. Size? Marami kami size nito, boss. Okay, available so, size. Yes. Magkano ang benta mo nito, boss? 110 to 120,000. Wow. Yes, boss. Nice naman. Grabe. Brand new, di ba? Brand new po. Ang so far, ang napapakita nating consignment na one day use is yung... Yes po, yun po, boss. Okay, yung kaninang Jordan. Alright. So, itong mga to, boss, ano naman siya? Quick moving din naman siya sa market kahit pa paano. Alright. Meron din dito sila, Sir Donald, sa Sneaks and Scissors na mga high-end pero used. So, syempre, mas mababa yung presyo niya kaysa sa mga brand new. For example... Bro, yung Jordan 1 na Off-White mo, pag-use, magkano yan? Ah, yes. Ito, since used na siya, pero wala naman siyang major issue, ayos na ayos pa yung condition na. Though, nag-yellow lang siya. Kasi ito talaga yung sakit ng ano, ng dantong sapatos. Yung foam niya is nag-yellow.
Ito ang benta namin sa brand is 350, marangal na. Ngayon, 200 ang benta namin. 200,000, so less 150K. Yes. For a mint condition. Mint condition. Used na Air Force. Oh, parang hindi nga pinanggamit to. Yes, used siya, complete with box din. Complete din po yung mga inclusion niya. Okay. Meron pa din. So lahat kompleto pa rin. Yes, kompleto box, pa rin. Legit box. Yes, wala din. Ang pinaka-issue lang talaga dito is yung slight yellowish na. Yes po. Nor, which is normal which po. Which is normal, kahit banyo, eventually yes magiging yellow yes rin yun. Kahit yun po, nag-yellow na rin po siya. Okay. So, sa mga, siguro mga kinakapos na budget, no? Hindi kaya yung brand na off-white na Jordan. Ito, less, technically, parang less 150K na yes, siya. Yes, less 150K. Pero ano ha? Halos same lang din. Oo, sa personal, parang brand pa rin. Yung condition talaga. Ayun, no? Nice. Ito boss, bale second hand na rin siya. Though ito used ano lang 1 to 2 3 times lang siya. Tawag diyan is Jordan 1 Jordan 1 Union LA. Jordan 1 Union LA, used din to mga 2 to 3 times yes, lang. Yes po. Tapos ano po to? Black toe po yung ano niya colorway. Okay. Size 8.5. Ang benta namin dito is 85,000. 85,000. Anong brand niya? Brand niya is around 100 to 120. Though di ko alam kung bumaba siya ngayon, pero yun ang market dati. 100 to 120. Again, same mint condition. Halos hindi pinantapak yung sole niya. Tsaka wala talaga siyang issue, no? Ah, wala naman. Wala sir talaga. Complete, yung complete with boxes din. Wow. Saka inclusion. Nice. Okay. Tapos meron kami dito mga ito. Mga ganito. Ito, used ones. Personal ko sana. Okay. Yes, personal sana. Pero yung size ko kasi ngayon, 8.5 na lang ako magsuot. Ito, size 9 kasi siya. Size 9 siya. So, medyo parang ang laki tingnan. Parang, Naiilang ka? Naiilang ako. Na lang. Anong tawag doon? Jordan 1 Royals na OG. Release siya ng 2017. So, yan, na-preserve pa siya since 2017. Okay. Yeah. Ang price niya? 25,000 pesos. 25,000 yes lang sa'yo. Wow. So, used 25,000. Still, mean condition. Guys, pag nandito kayo sa shop ni Sir Donald, talagang high quality kahit used. Talagang pwede mong i-declare nga ng brand new eh. Yes. Mabait na si Sir Donald, talagang honest. Ito hindi siya used. Hindi siya used. Okay. Pero sobrang mahal na rin. Jordan 1 shattered backboards. Mm-hmm. So, ito yung may story. Kasi yung mga release ni Jordans ng mga sapatos is may story. Mm-hmm. So, itong Jordan 1 shattered backboard, ito yung color nito is based dun sa laro ni Jordan sa Paris na nag-dunk siya tas nabasag yung kaya shattered backboard yes ang tawag. Kaya yung ito, kaya yung loob ng insole niya is ganda, ring na may shattered backboard. So, yes, shattered glass. So, brand new to? Brand new siya. Magkano ang bentahan ngayon? 100,000. So, 100,000. Anong size nito? 8.5. Do you have any other sizes? Mahirap. Sa ngayon, rare talaga ito. Pre-order na lang kung sakali ha. Mag-hunt kami sa ibang bansa. Wow, so ang available ngayon na shattered glass, shattered backboard na Jordan ni Sir Donald is size 8.5. Yes po, 8.5 yes. Nako, very rare guys. Habang bakasyon pa, makita kayo dito sa Baguio. Very rare pala ito. Isa sa mga pinaka gusto kong Jordan yun. Kaya tinago ko talaga. Okay. Ang ganda nga. Mahirap pakawalan pero kailangan sa business eh. Kaya okay. Alright mga kachaw. Aside sa napaka gandang collection ng sneakers ni Sir Donald, na kung mapapansin nyo, meron din siyang magandang barbershop na nakaset up together at inclusive sa kanyang shop. Ang gupit namin dito is 250 pesos. Okay. Ang regular. Yes, ang booking namin is 300. Okay. So, most likely kasi karamihan yung mga barbers ko kasi may mga suki na. So, karamihan is may for booking talaga. Ah, talagang appointment scheduled talaga. Wow, okay. So, and 250 pesos is not bad. Yes po. Sa panahon ngayon, actually, mura na nga yun eh. Yes, kasi ang sa akin naman, yung place. Oo, yung ang binabayaran dito yung ambiance, tsaka yung, tignan mo naman, habang nagpapagupit, kitang-kita yung mga sneakers mo na nagaganda. Ano? So, yun din yung naano ko sa mga students ngayon. So, pag nagpapagupit sila, gusto nila is habang nagugupit sila, nagsiselfie sila. Yes. Oh, parang anong tawag dito? Yung Instagram-able. Very Instagramable yung lugar mo. Actually, guys, totoo yun ha. Labas pa lang, nasa malayo pa lang ako ngayon, nakita ko talaga yung Sneaks and Scissors. Ayan na siya. Halatang-halata kasi napakaganda. Napakalaki yung lugar. Very Instagrammable. Thank you. Thank you. Bisita kayo dito. The best. Si Sir Bisita kayo. Sneaks and Scissors. Meron kaming ano page, Facebook page saka Instagram. Anong yung Facebook page mo? Sneaks and Scissors. Okay. Tapos ganun din sa ano sa Instagram. Ano schedule mo pala dito, sir? Schedule namin dito is 8 a.m. to 8 p.m.
Yun yung regular namin. So starting January yun yung schedule namin. 8 a.m. to 8 p.m. Monday to? Monday to Sunday. Monday to, talagang yes, walang day off. Wala po, boss. Kaya pala talagang busy-busy. Oh, thank you, ha. Napag-alala ko naman ng oras, ha. Thank you. So guys, there you have it. Snakes and Seasores dito sa Baguio City. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo para makita niyo pa yung iba't-ibang asting na shops na napunta na natin. At click niyo na rin yung notification bell, visit my page para makita niyo yung iba't-ibang video. Again, maraming salamat sa inyo. Stay safe. Ciao! Bye.